Treasure Hunting Weekend, mga katihats, ang ating episode ngayon ay kung paano hanapin ang treasure na nakabaon gamit ang inyong Google Earth or ang inyong tinatawag na satellite scan or itong mga scan ng mga apps sa cellphone. Okay, so ang mga ito ay galing sa satellite. At ito yung mga nakikita natin na kulay puti na parang aura sa ating Google Earth. Kapag i-scan natin ang lugar, ay mayroong lumalabas ng mga ganyan. Kaya nakapagtataka kung bakit mayroong ganyan. Okay, so totoo hindi ito ang satellite scan. Atin ngayon i-prove na pwede nating mahanap yan. Okay, ito gamit ni Pendulum, ang kanyang satellite map ng Google Earth. Nagbibigay yan ng distansya. At kung lalapitan natin, ay pwedeng natin ma-zero in. Pwedeng ma-zero. Ibig sabihin, pwedeng puntahan natin yung nasa satellite scan nyo. Kaya ang gawin dyan, kapag malapit na tayo, meron namang direksyon ng arrow yan, ay dala tayo ng kagamitan. Kahit mga manual lamang, katulad ng dowsing rod, ng jap wand, ng aura meter, ng inyong umiikot na homemade locator, or ng pendulum. Pero ang recommended ko talaga, dahil paborito ko yan, ang divine rod or ill rod or known as the dowsing rod. Pwede kayong gumawa niyan ng sarili. Tingnan nyo lang ang mga DIY sa YouTube. Meron ako niyan sa The Golden Boy. Pero ngayong katapusan ng buwan na ito, hindi pa kasi dumating yung order ko ng mga dowsing rod. Sa katapusan, pag narating na ay meron tayong raffle sa aking maliit na channel. Ang channel na yon ay ang The Art Lover Millennials. Art Lover Millennials, mga katiyats. Palagi lang mag-comment doon. Mga subscriber ko galing sa Surigao San, The Golden Boy. Yun, kasi maliit pa lang ang subscribers ng channel na yon. At wala pang revenue kasi maliliit ang views. Kaya yun lang aking hiling sa inyo. Comment lang doon at manonood lang kahit sandali lang sa ating mga videos. At ang pinakamaraming mga comment doon, yun ang mapipili at iraraffle. At merong 5 manalo kaagad ngayong katapusan ng buwan. So, i-deliver ko yan or ipadala sa inyo through LBC siguro first week to second week of May ng Mayo. So, dowsing rod yan, token galing sa akin para hindi niyo ako makalimutan, at yan ay magdala ng swerte sa inyo, ang mga dowsing rod. Kasi ang tawag nga dyan sa labas ng bansa ay divine rod. Katulad nyan, no? Yung pinamimigay ko sa inyo ay parang bullpen na retractable. Malakas ang ano nun, detection, kasi antenna siya. Okay, pwedeng i-upgrade yon. Balahan nyo lang ng ginto. Magsuot lang kayo ng ginto sa inyong mga daliri. Kaliwa at kanan na daliri, ring finger, para sa paghawak nyo ng dowsing ay meron kayong frequency ng gold, at ang gold ang hanapin ng dowsing. Okay, so narito na kami, zero in na kami. Isang hakbang na lang ay malalaman na natin dito yan banda. So para malaman ang sentro nito ay gamitan natin ng dowsing or pendulum. Yan ang kakaibang bato dyan, no? At paano nga ba malaman? Paano kilatisin na nandyan?
ang mga treasure sa tabing dagat ay ano talaga yan. Kailangan ng mga matang mapanuri, mapagmasid, mapagmatyag. Sabi ni Kim, Kuya Kim, matang lawin. Kailangan talaga kilatisin natin kung ang bato ay mayroong patch ng semento. Pero una dyan, dapat titingnan nyo ang mga bato na malalaki at kakaiba ang hugis. Kasi kapag dalampasigan, kapag tabing dagat, ang mga treasure ay hindi na binabaon. Nilalagay lamang yan sa malalaking bato at pinapats ng semento para hindi makita. Kaya yun lang, ang pag-ano dyan, pag-recover ay dala lang kayo ng maso, martilyo o chisel or mowel. Yun, butasin nyo lang yung pinaginalaan nyo na sementong bato. Okay, so ito dinadahusin ko. Merong detection sa lugar na ito. Ayan o, yan. Diyan, meron yan. Ito kasi ang tinuturo ng satellite scan. Ang mga satellite scan na hindi siguradong treasure yan. Yan ay anomalya sa lupa. Andin sumisingaw yung aura, yun ang nakita sa camera ng satellite. So pwedeng minerals lang ang aura na yan, pwedeng treasure din, at pwedeng mga nababaon na metal na nag-release ng aura. Ayan, so dyan, banda dyan, ang sentro ng ating detection. So kung ano man ang nandyan sa ilalim, kasi yan ang binigay ng satellite scan na nandyan. So, confirm lang ng dowsing. So, kapag ganyan na meron ganyan na sitwasyon sa inyo na meron kayong scan aura na satellite scan nyo through the Google Earth at ginamitan nyo ng dowsing or pendulum or Japwan, so 60% na yan, pasado na yan na pwedeng hukayin or basagin ang bato. Okay, ang ganda ng view dito mga katietso. Ito yung parte ng Surigao del Sur. Yan, nakaharap yan sa Pacific. Ang Surigao del Sur ay producer ng mga tuna, bluefin at yellowfin tuna. Kaya mura ang mga tuna dyan sa Surigao del Sur. Meron pa nga mga banagan dyan, marami. Okay, so ito, bonus na ito kinakatigets, binigay namin. Baka sakaling in the future ay pwede nilang hukayin yan. Or basagin man. Pero one thing for sure ay nasa loob lang yan ng bato. Okay, so pendulum. Ayan, tingnan natin ang detection ng pendulum. Kung saan. Okay. Halos malapit lang sa detection po. Kaya pwedeng dito nga. Kapag ganyan na maraming bato ay talagang mahirap hanapin ng item. So kailangan talaga ng divine intervention or divine help. Kailangan natin ng tulong sa Panginoon na ibigay sa atin yan. So hingiin natin. Okay, so last na ni pendulum detection. At pagkatapos niyan, yan ay markahan, lagyan ng sign. Pwedeng lagyan ng maraming bato, or kung may GPS, GPS save.
para hindi maliligaw. Pwede rin ano, lagyan ng mga ano diyan, palatandaan. Okay, so nawala si Invisible Man, sumilong yata. Okay, sobrang init kasi ngayon. Kung nakita nyo yung ano, sikat ng araw ay liwanag na liwanag. Parang Saudi Arabia lang. Ang init. Pero ang ganda ng view kung tingnan nyo. Kulay ng damo, green. Horizon, blue. Ito pala si Invisible, oh. Hindi ko napansin. Naka-hoodie. So yan lang ang aking tips sa inyo mga katiads, ang mga gumagamit ng Google Earth na scan, satellite scan, ay pwedeng makatsamba yan. Pwedeng ang na scan aura ng satellite, pwedeng aura yan ng kayamanan. Pwedeng aura ng mga rusted metal. Pwedeng aura din ng itong minerals na naka-imbak. Okay, so bago kami magpaalam, maraming salamat sa ating mga katiyads na nag-imbita sa atin dyan. Pinagandaan tayo na ang masarap breakfast at pananghalian. Kaya shout out sa inyo lahat dyan mga katiyads. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Sabi nga ng Panginoon ay humingi kayo at kayo'y pagbigyan. Kaya humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Meron pang isang na ano rito, si Pendulum. Meron pa siyang isang nakitang aura ng satellite scan. Okay, nasa unahan ito, na mga 300 meters. Pero hindi na namin natapos ito kasi pangkaalauna na at sobrang init na at kami ay pabalik na sa aming lugar. 5 oras ang biyahe, kaya kami ay babalik na para makarating ng tamang oras doon sa aming susunod na pupuntahan. Okay, so God bless us all. Ingat kayong lahat mga katiyats, at sana ay syurtihin kayo, kayong lahat na nanonood ngayon, sa tulong ng ating Panginoon. Paalam!